Miss, good morning. So, welcome back again to Marcel Multimayor channel. So, today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang end unit lock ng Lumina Homes. Pasensya na kayo dahil patagal ako nakapag-update guys kasi every weekend lang kasi kami umuwi dito sa uptown. Nasa downtown kasi yung bahay namin. Tapos ito yung bagong bahay namin, nasa uptown. So sa Grand Europa, then yung bahay namin nasa downtown guys. So umuwi kami every weekend kasi may binabantayan kami doon na tindahan sa baba. So dumating kami kagabi dito 11 p.m. So i-update ko na kayo guys sa mga gagawin ko itong vlog na to kasi maraming mga nagre-request sa akin na sorry guys. Maraming nagre-request sa akin na kunan ko daw ng video yung mga end unit kasi maraming mga OFW na mga followers ko na yung kinukuha nila na unit sa Lumina is end unit. Meron akong followers na Iloilo, merong Bacolod, ano pa yun. Basta marami sila na nag-message sa akin guys. Gusto nila pakunan sa akin yung mga end unit para may mga idea na sila kung ano yung isi-set up or ano yung ipa-plan nila sa coming house nila, sa mga bagong bahay nila soon. Okay, so umpisahan na natin guys. Okay? Hi guys! Good morning again! Magandang umaga sa lahat! So, excited na ba kayo? So, umpisahan na natin ang pag-tour sa end unit lot ng Lumina Homes. So, sisimulan natin siya dito guys. Ito yung bahay, ito yung kapitbahay namin and naka-end unit lot. So, yan yung front area. Then, ito yung sa gilid ng bahay. Malaki siya, maluwag. I think naka para siyang 2 steps guys. So i-check natin kung 2 steps talaga or 2 meters. Dito na side guys, pwedeng siya gawing tindahan. Extend niyo siya for tindahan or other negosyo or pwedeng niyo siya gawing parking space. Marami akong nakikita na end unit lot guys, naka parking space siya, parking area ng mga sasakyan nila. Mahirap kasi yung ano guys, yung walang parking space kung may sasakyan ka. So, dito, much better. Gawin nyo siyang parking space. So, ito yung original. Ito talaga yung standard ng backyard ng Lumina Homes. So, as you can see guys, maliit lang yung lababo. So, 2 steps lang yan siya guys. Maliit lang kasi yung apak ko. So, ito yung backyard. Pwede kayo mag-extend for laundry area or kitchen or room. Dito sa right side, pwede nyo siya gawing laundry area dito or room. Mag-extend kayo ng room para dalawa na ang room. Tapos, tapos para maluwag yung sala nyo. Okay, so, diba malaki, diba? Before, nangarap talaga kami na makakuha kami ng end unit lot. Kaso, hindi na siya available. Sold out na lahat. Napakaganda talaga ng end unit guys. Kasi pwede ka maka-extend for tindahan or for parking space. Or for room. Depende sa inyo. Yan. Susukatin natin. 1, 2, 2.5. Pero kung i-ano mo talaga yung steps mo, 2 steps lang talaga siya from wall to muhon. So ito yung front guys. Front ng end front ng bahay namin, naka-end unit lot pa rin. Yun yung bahay namin nasa left side.
So, ang front side, ito. Yan yung sa gilid. From wall to mohon, malaki pa rin siya. So, ito yung front. Pag hindi pa naka-turn over, maraming damo pa talaga, guys. Yes. Madumi pa talaga yung nasa palibot niya, paligid niya. Then, yung sa loob, marami pang sira. So, before siya i-turn over, ito yung mukha ng bahay. Madumi. Madumi siya. So, before yan siya i-turn over, guys, ipapakita ko later ang naka-turn over na bahay. Na malinis na siya, wala nang sirang kesame. Yan. Hindi nakabiyak yung mga wall. Okay, so ito yung mukha ng row house. So dito na side, pwede nyo siya gawing sala. Kung gusto nyo ng one room, pwede nyo dito sa right side. Ito, sorry. Yung sa amin kasi is dalawang room, so nilagay namin siya dyan, yung isang room. Tapos dito, sa may relo, sa may watch, dyan yung ano guys, yung sala namin, sofa. So, dyan nyo ilagay yung room. Kung gusto nyo lang ng isang room, so malaki yung sala nyo. Pwede din kayo, kung gusto nyo ng dalawang room at kung gusto, ito yung dining table, dining set. Sorry guys, dining area pala. Ano na ba to? Yeah. Sira-sira yung ano, mga kesami. So, ang CR. Oops. Nasira ko. Sorry. Sorry, Lomina. Ipapakita ko sana sa inyo yung ano, yung hindi pa naka-turn over na CR. So, ito yung backyard. Maliit lang ang sink. Yan. So, kayo na bahala mag-repair dyan. Gusto nyo lakihan yung sink. So, ito na siya. Ito na siya, guys. Ito yung end unit na naka-extend na. So, sila ginawa nilang ano, taniman ng halaman. So, yung iba, ginawa nilang parking space. Malaki. Ayan, parking space. Ganito lang kalaki na sasakyan, guys. Pwede. So, see, ito na siya. Ito na yun, guys. Ito na yung sinasabi ko na naka-turn over. Malinis na siya. So, malinis na yung ceiling. Wala na siyang sira-sira. Yan. Kung gusto nyo talaga na malaki tingnan yung bahay nyo, malawak, huwag nyo siya pinturahan ng mga dark. Dapat light lang. Like puti, light blue, ganyan. Basta mga light lang. Huwag yung mga dim. Dim color. Kasi liliit yung ano guys. Yung space. Tingnan. So pupunta na naman tayo sa taas. Hello, madam. Good morning. So, ipapakita ko sa inyo ang two-story ng Lomina. So, nasa taas siya. So, may ipapakita din ako sa inyo yung mga end unit na nasa gitna yung poste. So, pag minalas nga naman, guys. Pero, hindi naman siya malas. So, kagaya nito, buti na lang yung poste nasa gilid ng wall nila. Hindi siya sa gitna. Meron kasing mga poste guys na andito sa gitna guys, nakalagay. So, mahirap talaga gawa ng parking area. So, ipapakita ko sa inyo yung mohon. Yan, may mohon dito. So, ito. So, dyan lang guys. Huwag na kayong maglampas doon. Huwag nyo isagad. Yan yung mohon. Boundary area niya yan siya. Boundary.
May iba guys na sinagad nila talaga sa wall. Yung po, yun o, nakikita nyo doon sa dulo. Sinagad nila guys. 2 steps pa rin. So, dito sa unahan, guys, ipapakita ko sa inyo ang 2-story. Siguro, 4 blocks from bahay namin to 2-story building. Ako pa lang dito, guys, nag-iisa. Natutulog pa yata mga tao dito, guys. Yan. So, ito yung sinasabi ko, guys. Nasa gitna yung poste. So, medyo mahirap pag may, ano ka, kung gawin mo siyang space for, parking space. Ito na yung 2-story ng Lumina Homes. So, hindi ko pa na-try pasukin ang 2-story. So, hanap tayo ng unit na natapos na at open. Kasi minsan, yung mga finished bahay is nakalock siya guys. Bawal siguro pasukan. Ito, kung gusto niyo palakihin yung side, buhos lang kayo. So, hanap tayo ng finished product. Finished house ng 2-story. Maganda yung ano guys, yung panahon ngayon. So, ito na. So, oy, may naka-open. Pag-swinerte naman guys. Swerte nga naman. So, papasukin natin yung naka-open na door. Yan. Ito na, guys. Wow! Malaki yung ano nila. Yung space ng front nila. Space front. Steps natin, ha? So, One, two, three. 3 steps, guys. So, diferensya siya ng half step. Yes. So, ito yung loob. Wow! Malaki siya in fairness. Hindi pa siya naka-steam coat, guys. Pag naka-turn over na, i-steam coat nila talaga lahat ng white color. Malaki yung space, in fairness, ng 2-story. So, may hagdanan. So, marami siyang bintana. Maganda siya. Dito na area talaga is napakalamig na area kasi sa harap nila is ano na, bundok. So, ito yung CR. Wow, malaki yung CR nila, in fairness. Malaki siya, maganda din. Nasa gitna yung bowl. So, akyat tayo sa 2nd story. Wow, malaki talaga siya. In fairness, kasi 12K nga naman yung monthly nila. O depende siguro yung monthly kung malaki yung down payment ba yan? Or yung equity, siguro maliit lang yung babayaran mo monthly. Magre-range kasi yan siya guys. Kung malaki yung binayad mo for down payment or equity, siguro maliit yung monthly nila. Or yung years na kukunin nila. Marami din siyang bintana. Pangarap talaga namin na maka 2nd story na bahay kaso walang available. Pero buti nga naman wala available guys kasi hindi siya kaya ng budget. Alam niyo na, mahirap lang kami. For row house lang talaga kami guys. Pero okay lang kasi
Sulit nga naman yung row house. Akala nyo, maliit lang sa video, pero in actual, malaki siya guys, yung row house. Pero mas malaki talaga yung second story, two-story. So, itong lupa guys, sa gilid, kinukonstruct pa yan siya. So, from here to doon sa baba. Maraming bahay sa baba guys, sa gilid, na pina-assume kasi delikado kasi natatakot siguro sila for landslide, simba ko lang. Kaya maraming mga bahay na pina-assume nila. So, ito yung end unit ng two-story. So, marami pa pala dito. Dino-construct pa. Maalaga. End unit. So, doon sa dulo, guys. Marami pina-assume doon. Tapos, may ipapakita ko sa inyo na dalawang unit yung kinuha. Simple lang siya, pero maganda, guys. So, ito yung naka-red na gate. Harap ng sasakyan na puti. Ito, guys. Diba? Maganda. Dalawang pamilya siguro dito. Or, kasi nakikita ko sa kanila paghapon, maraming mga tao na nagtatambay dito. So, ito yung pinakita ko. Itong may sasakyan na black. Ito yung pinakita ko na end unit na ginawa nilang halaman yung sa gilid. Taniman ng halaman. May faucet din. Okay, so guys, thank you so much. So, sa lahat ng mga paguhan dyan, please don't forget to like and subscribe my channel. Sana marami kayong mga ideas na nakukuha dito sa simpleng video ko. Nakakapagod mag-tour pero I'm happy pa rin guys. Thank you sa support. Thank you sa lahat sa support niyo guys. Thank you.